Hay, mga mare, wala ako sa bahay, di ba? Sa true lang, nasa Ilocos ako ngayon. For I think almost 4 days na, kasi ang nangyari, nag-ayos sila mama na mag-Ilocos daw since umuwi nga si Papa. Every time kasi na umuwi dito sa Pinas si Papa, pumupunta talaga kami dito. Pero nakakabitin kasi isang araw lang kami here. Si mama may work, si ate may school. Kaya para masulit ko, nagpaiwan muna kami dito ni Mimal. And going back, nagpre-prepare kami ni Mimal kasi maglalaro kami ng volleyball. Kahit saang lugar, dapat may volleyball pa rin. Nung nasa court na ako, ang daming nagpa-picture, babe. Hindi rin ako nakapag-video ng highlights kasi walang taga video. After namin maglaro ng volleyball, dumiretso kami dito sa empanadahan ng tita ko. Super sarap ng empanada niya, tas super laki pa, super malaman pa. Pumunta muna kami ng 7-Eleven bago kami umuwi. Kasi malayo na yung store pag nasa bahay na kami mismo. Tapos kinaumagahan, pumunta ako sa school ng mga pinsan ko. And then pag uwi namin, dumating na sila papa at susunduin na daw ako. Fiesta din kasi sa amin sa Abra ngayon, kaya hindi pwedeng wala ako doon. Makapamiss nila laki to yung Ilocos. Nagadutin nagagwapo be. As in nagagwapo da. Kininaw. Uy. Hello mga marigong tunay. Pagising ko, wala na akong kasama dito sa bahay, buwise. Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Maya't maya, dumating na sila papa. Inutusan pa akong kunin yung mga manok. Pero ayoko maghawak ng manok, kaya inutusan ko si ate. Ako ang naghawak sa mga manok, kaya pinagtripan ko muna sila. Huwag magreklamo, kami ang kumain yan, hindi kayo. Bye, chicken. Kumain lang ako saglit sa labas kasi di pa ako kumakain. Tapos pumunta na kami sa family house. Kasi magbabanding kami ng mga pinsan namin. Kasi bukas na ang flight nila at babalik na sila sa UK. Madikit nga gawid da, mamis kundusuda, magsubli kayo na. Charot lang po. Nagbutol fight na kami dyan, pero hindi ako kumain kasi nagda-diet ako, B. After niya, nag-parlor games lang kami, tapos kinabukasan, may parcel na dumating, B. Before ko siya inopen, nag-street dancing muna ako, B. Nakakamiss ang street dancing, legit. Tapos eto na ang cry-cry na part. For the cry here, for the cry there, for the cry-cry everywhere. Paiyak na sana ako, pero mas nangibabaw yung sana all ko. Sana all, may jowa. Ingat, nagbiyahe na nga sila. Hoy, astot isang ito, nagitoy. Uy! Hi mga dulpet! Mare, ang gising ko 4 PM. Sobrang presko, sobrang hangin, kaya naman ginanahan akong magligpit. Pagbaba ko, akala ko na naman iniwan ako. Kaya naman ang una kong hinanap si Ate Elaine, baka sakaling nandito pa, sabi ko. Hala, nandito nga. Super close kami na Ate Elaine. Kaya normal na lang sa amin yung sabunutan. Tinanong ko kung uuwi na siya, hindi pa naman daw. Kaya nagpaluto na muna ako ng samyang sa kanya. Oo ba yung closeness namin na Ate Elaine, parang jubang din. Pisikalan kung pisikalan talaga yung bonding din naming dalawa, be. After ko kumain, sumakit yung chan ko. Kaya feeling ko niritwalan niya yung kinain ko, eme. Mga mare, aga kong natulog dyan, 10 PM. Kaya nagising ako, maaga din, 4 AM. Kaya pagising ko, nanood agad ako ng Netflix. Tapos nagfilm din ako ng sunrise. Tapos sa hapon naman, ang ginawa ko lang, nag-workout. Ganyan ako mag-workout mga mare, sumasayo habang nagjajagging. Tapos minsan, pumupunta ako sa salamin, tapos kinakausap ko yung sarili ko, minomotivate ko, ganon. Tapos mga 6 PM ng gabi, pumunta kami sa court para maglaro ng volleyball. Mga mare, nag-video nga ako, hindi naman kita sa frame. Ito lang yung na-videohan ko.